Hindi pwedeng pawn pang kain eh, less queen. So nagkaroon ng timing move and then ayun na nga F5. Kasi possible no, may mga A3, rook A3, eto, boom, pag nawala tong ano, pag and well guarded na tong G3, yan yung mga malulupit na A3, rook A3. And then after that one, yun, pinush siya na agad. Ooh. If you move your H3, may capture na dito, mawawala naman yung light square bishop mo. Unless pag H3 mo kumain doon, knight G5 ka, atake doon. Or, if you intend to move bishop F4 to capture here, yun naman, di pwede rin, no? Medyo mahirap-hirap yung position for black here. Yun na nga yung sinasabi ko nina, no? Maneuvering ng bishop dito kasi all good dito sa diagonal dito. Ano ba yan? I think that is one of the plan kasi may G5 nga, rook H6, yun yung magaganda, no? Pag bumukas agad, ayun na. Medyo may mga gano'n na. Kasi kung wala, knight E5 agad, pag push doon, pwedeng mag H4 lang. Pagka, yun ang gusto ko sabihin. Pinusya na. Usually, kapag ka may mga push pawn dito at merong bishop G7, ito yung target talaga, no? Kasi pag may C4, C5, at hindi, yan ang medyo delikado. Yan. Kumain agad. Yun ang lang, ski. Kala ko ito mas ganda no, rook E6. Pero kain na rin no, kahit ako kain mo ako. Baka si mag H3. Pero ang tanong, ako pwede pa nga ako tumira doon no. Para pagkain doon, no? Che-check ako kasi naka-open file. So one piece. Rookless, rook up bigla. Has to pick C5 or E5. Ayun na nga, nag C5 instead of E5. Ayaw niyang i-close tong bishop at this at the same time to block kasi pag may e5 medyo patay na agad no. Pero capture, capture rook b1 attacking this one and then of course bishop e. Yan, para medyo may mga counter bigla ang white. Mate pawn yun no. Iyon lang. Kala ko magpo-push f5 after the c4 na just to make sure walang push. Eh, biglang nagkaroon ng opportunity ang white dito to maneuver quick. Ayan. So, knight c5. Ang ganda ng talon. Knight c4. And, okay. So, let's wait for the f5 here.